Hello guys! Welcome to our channel. Okay, this time, gagawa po tayo ng vlog tungkol sa pag-print ng document or modules. Like us teachers, busy po tayo sa pag-print ng mga modules nowadays due to modular instruction. So, tuturuan ko po kayo or isi-share ko lang po sa inyo kung paano mag-print. Sa mga hindi pa sanay gumamit ng printer na Epson like this. Ito yung gamit ko. Epson, ang model niya is L3110. So, gamit ang laptop. So, dapat mag-print tayo. Merong laptop. So, dapat nakasit lah. Dapat yan, merong laptop at saka printer. So, ang una natin gagawin, syempre, so, dapat naka-on. Nakasaksak yung ating printer. At ito, so, ito naka-on na. So, yan. So, ito yung, nandito po yung power niya. So, kailangan nating i-press. So, pag meron na siyang light, ibig sabihin, naka-on na po yan. Okay, so ito po yung power. O, ito po yung power niya. Pag naka-yellow na siya yan, ibig sabihin, on na yung printer natin. At make sure natin na yung mga connector niya, so dito, yan, yung connector niya dapat okay yan, nakasaksak ng maayos at i-saksak din natin dito sa, i-connect din natin dito sa may laptop, dito sa gilid, ayan. So kung saan yung saksakan ng USB, so doon po, kasi USB po yung connector natin. At sa pag-print guys, so dapat huwag natin kalimutan yung bond paper. So dapat naka-ready na yan, naka-set up na yung computer natin, yung printer natin, I mean with bond paper. So nakalagay na yung bond paper dyan po sa likod dito, so kung saan yung lalagyan ng yung outlet ng paper. So dito na po tayo sa printer, sa laptop, I mean. Okay. So, pupunta tayo dito sa my file explorer. So, parang ano po yan? Parang folder po yan. So, kasi nandyan yung lahat ng documents, yung mga computer file natin, dyan po makikita. Yung sa desktop, all downloads, screenshots, documents, videos, pictures, yung mga internal storage guys, dyan po lahat makikita pag i-click natin itong file explorer. Okay, so ang ipiprint natin ngayon, so pupunta tayo dito sa K-6 module. Kasi ito po yung, dito po nakasave lahat yung modules na ipiprint natin. So i-click po natin yan, isang click lang. So kinder po, kasi kinder po yung tinuturuan ko guys. So, scroll down natin. Kasi lahat ng mga modules dyan from grade 6 lower down to kinder. Yan na po yung mga modules nakalagay dyan. So, hahanapin natin sa ibaba yung para sa kinder. So, mag-print tayo ng
Module 2. Oh, para sa mga late enrollees. Yung mga hindi, yung mga bago lang nag-enroll. Actually guys, naka-print na po ako. Halos ng modules sa buong quarter. Ayan lang, mayroon pong mga nag-enroll ngayong huli. Mga huling nag-enroll, kaya gagawa natin ulit sila ng module. So, ito. So, kindergarten, quarter 1, week 2. Kasi yung kinder, guys, ay meron na silang week 1. Yung topic nila is na, ano na, subdivide na yan per week. Week 1, week 2, week 3, 4, until week 10. Kasi hanggang 10 yung bawat quarter. Hanggang 10 yung lesson. Okay, so i-double click lang natin para ma-open yung file. Ayan na. Okay, so yan yung front page. So, pupunta tayo dito. Ito yung front page niya. So, oh, parang nakahang pa siya. So, mag-print tayo ng, I think, four copies kasi apat yung late enrollees natin for kinder. Or bakit ayaw niya? So pag ganito guys, ano kayang problema? So I think kailangan natin yung open sa sige, dyan natin i-open natin sa open with. Oh, dapat sa Adobe natin i-open. Kaya siguro ayaw niya. Okay, tingnan natin. Okay, ito na guys. So, dito yung cursor. Ituon natin dito sa may logo ng printer. So, print file. Ganyan, isang click lang. Click natin at saka i-right click natin dito. Ayan, lumabas na siya. So, dito, sa nakikita natin yung copies, kung ilang copies yung i-print natin. Halimbawa, itong front page. So, ilang copies yung i-print, kailangan natin i-print. So, one lang yung nakalagay dyan. Dadagdagan natin kasi kailangan natin ng apat. So, mag-add tayo 2, 3, and 4. At dito, pupunta tayo sa pages. Ilang page? Anong page ba yung kailangan nating i-print? So, edit lang natin. Page. Kasi page 1 yung front page. Kaya 1 lang yung ilalagay natin dyan. Yung iiwan natin na number. Then, click. I-click na yung print dito sa ibaba. Ayan na, loading na siya. So, flattening. So, wait na lang natin pag lumabas na dito. Ayan na guys. So, yan, lumabas na siya. So, naka-print na siya ng isang page pa lang. So, nag-clean siya, nag-self-clean siya yung printer natin. So, antayin muna natin. So, pag ganyan, antayin lang natin. Huwag tayong magmadali. So, meron pang 3. Ayan na. Palabas na yung paper. Okay, so dalawa na kasi apat yung nilagay natin kanina na number of copies.
Ito, may isa na lang. Last na yan, guys. Okay. So, yan. Tapos na po tayo sa page 1, guys. Okay. So, ibig sabihin, guys, successful yung pag set up natin ng printer kasi naka-print tayo. Okay. So, kung ilang modules ang gagawin natin, ilang copies, so, yun din ang lumabas. Okay. So, ito po ay para po sa mga, ano pa lang, mga baguhan. Yung hindi pa sanay gumamit ng printer. Gamit ang laptop. So, okay, thank you for watching. Hanggang dito lang muna yung natin, yung vlog natin. See you next time, guys. Bye-bye!